Hapon sa bawat isa. Tayo po ay babasa mula sa John 13, 6 to 10. And this time, gagamitin po natin ang Amplified Version. When he came to Simon Peter, he said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied to him, "You do not realize now what I am doing, but you will fully understand it later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me. You can have nothing to do with each other." Simon Peter said to him, "Lord, in that case, wash not only my feet, but also my hands and my head." Jesus said to him, "Anyone who's bathed needs only to wash his feet and is completely clean. And you, my disciples, are clean, but not all of you." May the Lord has His blessing upon the reading of His word. So ang atin po na pangbuhay ng attention sa hapon na ito ay yung pong headlines na Philippines-China deal clashing claims amid fragile truce over Ayungin. Doon po sa contested waters sa South China Sea, particularly sa Ayungin Shoal, ito po ay kilala bilang Second Thomas Shoal sa atin sa Pilipinas, sapagkat ito nga ay ikalawa sa tinuklas o natuklasan ni Thomas Coloma. Pero dahil na inangkin na ng China, ay meron na itong pangalan para sa kanila. Pinangalanan itong Renai Jiao doon sa China. At yan po yung focal point ng tension. Both nations claim sovereignty over this strategic location. And their competing territorial assertions have led to confrontation at sea. Recently, isa pong crucial deal ang nagpang-abot sa pagitan ng Pilipinas at ng China na matapos ang mga seri ng pag-meetings and exchanging of diplomatic notes ay nilayo nila na mag-establish ng isang mutually acceptable arrangement doon sa Ayungin Shoal without conceding either side's territorial claims. Yung pong deal na ito, it seeks to prevent further clashes and de-escalate the situation in the region. Now, nabanggit ko ito because in relating to John 13:10, in John 13:10, sinasabi ng ating Panginoong Jesus kay Pedro that someone was baited, yung naligo na, ay nangailangan na lamang na hugasan ang kanyang paa. The bath, no, yung pagkapaligo, eh, nagre-representa ito ng initial cleansing. Ito po yung, kumbaga, spiritual po ito. Hindi po, porque ang Panginoon nagsasalita sa pagligo, paghugas, ay siya po ay nagsasalitang literal. Hindi po. Ginagamit po niya ang mga literal na bagay para magturo ng mga spiritual at malalalim na karunungan na panglangit. Yung pong baited, no, buong naligo na ika nga, ito po yung sandali ng salvation na kung saan ang mga mananampalataya ay nililinis spiritually, completely clean. Subalit, yun naman pong paa, mga paa, ay nagsisimbolas ito ng ating araw-araw na paglakad, no? Yung paraan ng paumuhay na kung saan nakaka-encounter tayo ng kasalanan at imperfection. Kaya, nangangailangan tayo ng ongoing renewal and repentance. Kaya yung tinatawag natin ito, the already cleansed and the daily renewal. Malinis na, lubos ng malinis. At pagkatapos, meron pang araw-araw na paglilinis. So similarly, yung pong Philippines-China deal, ina-acknowledge ito yung already established territorial claims, kagaya ng the bath o yung pagkapaligo. Pero nagpo-focus on practical arrangement, gaya ng tumutukoy sa paghugas ng paa, to prevent further conflict. It recognizes
the need for ongoing dialogue and management of differences. Pangalawa, yung hope amid uncertainty, no? Pag-asa sa gitna ng kawalang katiyakan. Just as the deal with China offers hope for avoiding clashes, believers find hope in Christ. Despite tensions and uncertainties, we trust in His grace and the ongoing work of sanctification or pagpapabanal. Yung deal success, it remains uncertain. Kagaya ng ating journey toward holiness. But just as the agreement aims to prevent conflict, we strive for peace and reconciliation in our spiritual lives. Kaya kung titingnan natin ang summary ng dalawa na ito, yung balita at yung John 13:10, nag-highlight yan ng delicate balance between established truths, yung cleansing, yung bath, and practical realities, yung daily renewal. As Christians, we navigate these tensions, trusting God's sovereignty, even amid earthly disputes. Now, the title of our preaching today is From Bathed to Renewed, the Ongoing Cleansing. And here are the key points, ano? Sa 13:10, nakasulat dyan, those who have had a bath need only to wash their feet, their whole body is clean. So, bath and the feet. So, Jesus refers to two aspects, no? The bath and the feet. Yung bath ay nagsisimbolize ng initial cleansing. Ito po isang metaphor for salvation through faith in Christ. Kapag ang isang tao ay nananampalataya, they are completely clean, forgiven, and justified, meaning acquitted sa mga kasalanan. The feet, ang paa, ang mga paa ay nagre-represent ng ongoing journey natin. Ito yung practical aspects ng ating buhay where we encounter sin. Kaya we need continual renewal and repentance. So, ang spiritual application niya bilang mga mananampalataya, we experience both positional purity, yung the bath, no, yung pagkapaligo, ibig sabihin, inilagay na tayo sa posisyon, hindi tayo ang sumadya niyan. Na tayo pala, malinis na sa paningin ng Panginoon. Kasi spiritual lang, hindi natin nakikita yan. Kaya positional, no? Inilagay tayo doon sa ganong posisyon. Tinatawag itong positional sanctification or positional purity. Pero bukod doon sa positional sanctification, mayroong tinatawag na daily sanctification na nire-represent ng the field. So our position before God remains secure kasi malinis na tayo sa harapan ng Diyos eh. Lubos na malinis na. But our earthly work, yung panglupa natin para ng pamuhay, ng ating paglakad, requires ongoing humility, confession, and dependence on Christ. Ngayon, meron sinabi rito ang Panginoon, may exception. Sabi, and you are clean, though not every one of you. So, sino sa palagay niya tinutukoy? Doon sa 12 ng mga alagad, meron daw doon na hindi malinis. At si Judas po ang tinutukoy doon. The exception points to Judas Iscariot na sa bandang huli ay ibebetray ang ating Panginoong Jesus. Despite being part of the group, Judas remained unfaithful. Ang kanyang puso ay hindi tunay na nalinis. It reminds us that mere association with the community of faith doesn't guarantee genuine salvation. It also induces us to examine our hearts and ensure that our faith is genuine. Kaya ito ay panawagan na maging vigilant and discerning in our spiritual walk. Hindi tayo kinakailangan lagi nagre-rely lang doon sa outward appearances. May mga anyo ng kabanalan. Ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito gaya na sinasabi ng Apostle Paul.
no, or mere professions of faith. Sinasabi natin, kami mananampalataya, eh Kristo kami, but we must seek a true and living relationship with Christ. Kaya bilang mga mananampalataya, ang passage na John 13:10 ay nag-emphasize ng humility, ongoing dependence on God's grace, and the need for practical holiness. We recognize our secure position in Christ, diba? Yet we remain vigilant in our daily walk. Ang message is this: in grace we're bathed, our souls made clean. Yet daily feet tread paths unseen. So embracing both the already cleansed reality and the daily renewed journey of faith enriches our spiritual walk. Saan ba tayo naligo? We were bathed in grace. Pinaliguan tayo ng biyaya. Kaya, in grace we're bathed. Ito ay bumabatingaw doon sa initial moment of salvation. Na nung panahon tayo sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang kanyang biyaya ang naghuhugas, nagpapaligo, no? Naglilinis sa ating mga kasalanan. So it's a transformative experience. Kaya ang tawag natin yan, spiritual bath, no? Spiritual na pagkaligo. Na iniiwanan natin tayo na malinis na lubos. Pag sinabi natin grace, it is unmerited favor. It is an undeserved gift. Wala tayong anuman dahilan para makatanggap nito. We don't earn it. We receive it freely. Kaya sabi nga, ang kaligtasan is regalo. So, our souls made clean. Ayong concept na made clean, it refers to justification. Na sa harap ng hukom na Diyos, tayo ay inaquit. Tinuring na walang sala. God declares us righteous through faith in Christ. Our sins are forgiven and we stand before Him as if we've never sinned. Na pag tumarap tayo sa hukom, eh para bang kailanman hindi tayo nagkasala. This positional purity is foundational. It's the base that secures our eternal destiny. So, daily feet tread paths unseen. Ano ibig sabihin nito? Despite our initial cleansing, our earthly journey continues. The daily feet represent our practical lives, the choice, the thoughts, and actions we take on daily basis. These paths are often unseen, hidden from others. Yung mga ginagawa tayo, hindi nalalaman ng mga iba, pero hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon or nakaayon man sa kalooban ng Panginoon, hindi pa rin nakikita. Gumagawa tayo ng kalooban niya, sinusunod natin ang kanyang mga utos, pero hindi nakikita ng iba. Or kabaliktaran, hindi nakikita ng iba yung ginagawa natin, hindi maganda. So, we encounter challenges, temptations, and moments of weakness. Kaya merong ongoing walk. Just as we wash our feet daily, we need ongoing renewal, confession, repentance, and dependence on the Holy Spirit. It keeps us aligned with God's will. Kaya yung ating sanctification, the process of becoming more like Christ, happens step by step, day by day. So, ang question ay ganito. What are the facts upon which the message convey? Una is security in Christ. Diyan muna tayo magdudwell. So, meron pong publikong paliguan in the bath. So, our salvation is secure through faith in Jesus Christ. So, like refreshing bath, no? We are cleansed from sin, justified, declared righteous. This positional purity gives us confidence and assurance. We belong to God's family and our eternal destiny is secure. So, ang point lang is ganito. The believer's security in Christ is a biblical base within the faith's embrace. Ano ibig sabihin yan? The believer's security in Christ is a biblical foundation within the Christianity's statement of faith. Binabasa natin yung ating 1689 statement of faith at malinaw doon na yung kaligtasan bilang mga mananampalataya, tinanggap na natin yon. We can say we are already saved, pero hindi ito
pinagbabatayan, hindi pinapaniwalaan ng ibang mga sangkakristyanuhan, mga evangelical din naman, na may tuturing, subalit hindi ito foundation sa kanila, pero foundation ito ng Biblia. So our security is based on Christ's righteousness and not ours. Hindi yung ating pagiging matuwid, hindi yung nakagawa tayo ng mga mabuting bagay bilang mga tayong kumikilala sa Diyos. Hindi yun. Kundi ang kabutihan, ang pagiging matuwid na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito hindi nakasalalay sa gawa. Sabi ng mga iba, hindi pa nanampalataya lang. Kailangan ay gumagawa tayo. Pero para tayo maligtas, sabi nila, eh hindi yun tinataya natin. Sumasampalataya tayo at yung pananampalataya taglay natin, yun ang gumagawa sa ating buhay, patunay na tayo ay naligtas. No? Gumagawa dahil ligtas. Ligtas dahil mananampalataya, hindi dahil sa gumagawa. Ang sabi sa Biblia, sa Romans chapter 5, verse 4, sabi doon, but to him who does not work, but believes on him, yung mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesus, who justifies the ungodly, kasi ang Panginoon Jesus ang nag-justify o nagtuturing na walang sala. Sino? Yung mga ungodly. Sino yun? Hindi mga Diyos. Ibig sabihin, hindi kumikilala sa Diyos. Huh? Hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pero sumampalataya sa Panginoon, hindi sila gumawa. But to him who does not work, ikaw yun. Kung ikaw sumasampalataya, ikaw yung hindi gumagawa. Pero ang ginagawa mo, sumasampalataya ka lang. Wala kang mabuting gawa, mga matutuwid na bagay na dapat mong gagawin. Wala yan yan. Ang ginawa mo lang, sumampalataya sa Panginoon. Anong gagawin dyan? Yung pananampalataya mo ay, sabi nito, his faith is accounted for righteousness. Para itong accounting, no, sa mga may subject o may course na accounting, inilalagay sa kanan. Inago, ito yung mga matuwid, no, na bagay, nakikredit, ika nga. Yung pananampalataya mo bilang mga bagay na matuwid. No? Mga mabuting gawa. Eh, pero hindi mabuting gawa, pero inilagay siya doon sa dapat paglagay ng mabuting gawa. Sapat na yung pananampalataya. Hindi kailangan ng mabuting gawa. Yan ang malinaw dyan. Oh. Kaya tayo naninindigan sa faith alone. Faith alone saves. Hindi mo kailangan dadagdagan niya ng gawa. It is faith that works. Hindi faith plus works. Because our faith is a living faith. Dahil kung pananampalataya na hindi gumagawa, ang tawag doon, pananampalatayang baog. Ah, doon yung pananampalataya ng Diablo. Kaya, pareho lang tayo ng Diablo. Mananampalataya ka, mananampalataya din ng Diablo. Pero magkaibang klase ng pananampalataya. Ang pananampalataya ng Diablo at maging ng mga ilang mga tao ay baog na pananampalataya. Walang laman, ika nga. Walang laman na gawa. Pero ang ating pananampalataya, patunay na may laman, patunay na buhay, gumagawa sa ating mga buhay. Okay. Ang sabi rito doon sa commentary ng Romans 5:4, I mean, Romans 4:5 pala yan. Sabi dyan, justification is God's act of declaring sinners righteous based on faith alone. Ang reform lang ang nagsisigaw niyan, faith alone. Eh, naroon eh. Isa lang sa mga talata, Romans 4:5, pero marami pang iba. Mag-isa Romans 3:27 and 28. So it is not our own merit, but Christ's righteousness imputed to us through faith. Ipinataw sa atin yung pagiging matuwid ni Kristo, sumunod siya sa batas, nagpailalim dito, perfectly ginawa niya, ibinigay sa atin. O, sa'yo yan. O, sa'yo yung merit. Ang merit para sa Panginoon, nasa'yo na bilang mananampalataya. Okay? So wala nang ibang kang pwedeng ipaliwanag dyan. Kaya sumasang-ayon tayo sa commentary nung The Reformation Study Bible. Walang pwedeng ilagay doon. Wala kang maiisip na iba doon sa salita na Romans 4:5.
So, through faith, we are counted as righteous before God, forgiven of our sins, and accepted solely because of Jesus' work on our behalf. Bigyan natin ang ilustrasyon, no? Consider the thief on the cross. Yung magnanakaw, mababasa natin nga sa Luke 23, 39 hanggang 43. He had no time for good works or religious deeds. Hindi siya religyoso. Hindi siya pala simba. Baka nga hindi siya nagsimba. Baka hindi siya nananalangin. Baka hindi siya gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. At tapos namatay na lamang siya ganun o napako na lang siya sa krus na ganun. Yet, Jesus assured him of paradise. This illustrates how justification is solely based on faith, finished work, not our efforts. Kaya nga sabi rito sa God questions, we learn from the same thief on the cross that we are all sinners in need of a Savior. And no matter the number of our sins, and no matter if we or the world think our sins are minor or extreme, it is never too late to repent and accept the free gift of salvation. Kaya yung salvation, tandaan mo, free gift. Pag sinabing free gift, actually, kahit huwag mo nang isama yung free, gawin mo lang gift. Pag sinabing gift, hindi yan binabayaran, hindi yan pinagsumikapan para matanggap. Ginawang free gift para lalong sumiksik sa isipan mo. No? Makintal dyan. So, wala kang kailangan babayaran. Okay? So, ito yung hamon sa atin. Stand firm on these two foundational truths. First, assurance of salvation. Remind yourself daily that your salvation is secure, even during challenging times. Trust that God's grace has washed away your sins. This assurance brings peace and stability. Number two, stand firm on your identity and worth. Bakit? You are cleansed and justified. Yan ang iyong identity. Yan ang iyong worth. Kaya, live confidently as a child of God. Your identity is not defined by your failures, but by Christ's work on the cross. Ibahagi mo ang katotohanan ito sa mga iba na nag-struggle sa kanilang mga pagdududa. Hindi mo pwedeng anak ka ng Diyos ngayon, bukas ay hindi na. Okay? Walang ganon. So, pangalawa is daily renewal. At yun yung sa defeat, no? Renewal refers to the ongoing process of spiritual growth, repentance, and transformation. It sustains our relationship with God. Our earthly work continues, yung faith nagre-represent siya ng practical aspects of life, ang ating thoughts, actions, and interactions. We encounter challenges, temptations, and moments of weakness. Daily renewal involves confession, repentance, and reliance on the Holy Spirit. This tension shapes our character, deepens our faith, and keeps us reliant on God's grace. The point is, though justified by the Lord Jesus Christ's grace, renewal sustains our fellowship with God's face. What does it mean? This point emphasizes that our salvation is not based on our own merit, but on Christ's work on our behalf. Hindi ito kagaya ng doon sa school, magsusumikap ka, nag-excel ka, pagkatapos i-recognize ng teacher. Bigyan ka ng medalya, o kaya ng ribbon, or certificate dahil sa excellent performance. Hindi ito kagaya doon sa spiritual aspect ng kaligtasan. Yung the phrase God's face, it symbolizes His presence and favor. In other words, our daily renewal allows us to maintain a close and intimate connection with God. So, bilang mga mananampalataya, nangangailangan tayo ng regular renewal and repentance to maintain our fellowship with God. This is despite the fact that we are already justified through the Lord Jesus Christ. Kaya nga, nasabi sa 2 Corinthians 4:16, though our outer self is wasting away, our inner self
is being renewed day by day. Yan ang katotohanan. Na, tumatanda tayo, may edad tayo. Pero may nangyayari do sa ating pagkataong panloob. Nare-renew. Ang panlabas, lumuluma. Pero yung panloob, nare-renew. Araw-araw. Kaya ang commentary ng The Reformation Study Bible, nag-comment sa tungkol dyan sa 2 Corinthians 4:16, sabi niya, while justification is one-time act, sanctification, daily renewal, is an ongoing process. God's grace continually transforms us. So daily renewal involves growing in holiness, bearing spiritual fruit, and becoming more like Christ. It's evidence of our justified status before God. Kabilang illustration, think of physical exercise. Just as consistent workouts strengthen our bodies, daily spiritual practices, gaya ng prayer, pagbasa ng Bible, pagsamba, they strengthen our inner selves. It's a gradual process na kagaya nga ng daily training. So, these biblical truths are not mere concepts, but practical realities that shape our lives as believers. So, ito yung challenge sa atin. Exercise some of these practical steps on regular basis. Morning prayer. Start each day with prayer. Acknowledge your ongoing need for God's guidance, strength, and forgiveness. Surrender your plans and desire to Him. Secondly, confession and repentance. Regularly examine your heart. When you stumble or sa iyong kasalanan, confess it honestly to God. Repentance isn't a burden. It's a pathway to renewal. Pangatlo, scripture meditation. Read and meditate on God's Word. Let it shape your thoughts, attitudes, and actions. Apply biblical principles to everyday situations. No? Ang Biblia, punong-puno na dapat natin gagawin sa mga iba't ibang mga sitwasyon. Huwag ka nalang maghahaka-haka. Kapag hindi mo pa alam yung mga biblical principle tungkol sa isang ilang mga partikular na mga sitwasyon na yung kinakaharap, eh talagang makamali ka. Pero kung babad ka sa salita ng Diyos, alam mo ang dapat mong gawin sa bawat sitwasyon na dumarating. Accountability. Connect with fellow believers. Share struggles. Pray together and hold each other accountable. Encourage one another toward godliness. And lastly, act of service. Serve others selflessly. Kung paano hinugasan ng Panginoong Jesus ang mga paa ng mga alagad, find practical ways to serve your family, friends, and community. Humility and love go hand in hand. So, as a conclusion, today we have explored the significance of being fully bathed in Christ. We have seen that it signifies our union with Christ, the means of grace, the cleansing from sin, and the importance of genuine faith. So, I challenge each of us to live out our identity in Christ. Participate in the means of grace, gaya ng baptism, and Lord's Supper. So, mahalaga yan. So, para makapag-participate ka sa Lord's Supper, una muna ay baptism. So, in line with that, ay magkakaroon na po tayo ng regular na Lord's Supper. Yan ang pag-uusapan natin. Seek daily cleansing and ensure our faith is genuine. So, let us strive together to walk faithfully in our union with Him. Tayo po ay tatayo. So, in Christ, we find unshakable security, and through daily renewal, we walk in His cleansing grace. Tayo po manalangin. Let us stand.
Heavenly Father, we thank you for the comprehensive cleansing na natanggap namin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami na maisa buhay namin ang aming identity sa Kanya. To seek your grace daily and to walk in genuine faith. Cleanse us, O Lord, from our daily sins and renew us by your Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.